Hello guys! Welcome back to my vlog! Welcome back to my channel! Welcome na welcome po kayo sa aking pong channel. So another tutorial na naman po tayo ngayong araw po na ito. Pag-uusapan nga po natin yung mga stars, yung mga tala na natatanggap po natin sa atin pong content creator. So ang tanong nga po guys, na e-expired po ba ang stars po na natatanggap po natin? Na e-expired po ba talaga? Ayan, kung gusto nyo pong malaman guys, kung na-expired po ba talaga, so panoorin nyo po ito pong video po na ito hanggang sa dulo. At ang sagot nga po ay hindi po ma-expired ang star kapag hindi po natin na-meet yung minimum threshold. So ang tanong po, magkano po ba yung kailangan po natin i-meet para makuha po natin yung sahod po natin sa stars? Guys, so magkano po ba yung minimum threshold? So pagka ang gamit nga po natin ay PayPal or yung bank transfer, yung bank transfer guys ay bagong-bagong update lang po dito. Ito po yung mga local bank po natin na pagka, ito po guys yung ginamit po natin is $25 lang po ay pwedeng-pwede na po tayong pay out yung sahod po natin. So either po yan ay stars in stream ads or kung ano man po yung mga features na meron po sa Facebook Meta na pwede po natin pagkakitaan. So halimbawa nga po guys, ano po na ang nakuha po natin na stars or yung naipon lang po natin na stars sa halimbawa for the month of August. Yung nakaipon lang po tayo ng stars na $10. Ayan. So, ang ibig sabihin guys, hindi po natin yan mapipay out kasi meron po tayo dapat kailangang i-meet. Okay? So, meron po silang minimum threshold na tinatawag. At pagka, pero hindi po ibig sabihin yun na pag hindi mo nyo po na-pay out yung August po na yon, yung stars po na yon na naipon nyo po, so hindi po ibig sabihin may expired po yon. So, mag-a-accumulate po sa susunod po nakikitain nyo po by the month of August, September. And then, eto nga pong September na buwan ay hindi nyo pa rin po na-meet like yung $10 lang po yung nakuha nyo po doon sa August and then another $10 lang na naman po ngayong September po. So, ibig sabihin po guys, hindi nyo pa rin po na-meet yung minimum threshold. So, kailangan nyo pa rin po ng additional $5 po for you to pay out your salary. Okay? So, para po ma-pay out po natin yung sahod po natin sa stars. So, ibig sabihin, hindi pa rin po natin ma-pay out. So, hindi rin po ibig sabihin na ma-expired or mawawala po yung kinita nyo po na stars in the last August and September. Pero guys, by the month of October, like next month na po. So pag next month, meron po kayong nakita na ipon po na $5 po na stars. So pwedeng-pwede nyo na nga po guys, ma-pay out yung stars nyo po, yung sahod nyo po sa stars by the month of October. Kung nakaipon na nga ka po kayo ng 25 minimum threshold. Kung PayPal nga po or bank transfer ang inilagay nyo po as your payout method. Okay, so another information po, so regarding po sa stars, kung ma-expired po ba. Ayan guys, so may nabasa po ako, galing po talaga kay Meta po ito. Ayan, so basahin lang po natin. So 5 months have passed since you signed the terms of service. If you haven't set up a payout account after 5 months, you may receive notifications prompting you to set up a payout account and your ability to monetize with stars will be post. So ano po ba yung ibig sabihin nito? Guys, yung mga eligible na nga po dyan ng stars pero hindi pa rin po sila nakapag-set up. Guys ah, yung hindi pa po nakapag-set up po ng kanila pong payout information sa stars po ay posible nga po na ma-expire
part ang inyo pong naipon or nakuha po na stars from other content creators. So guys, ano po, so dapat po after po na eligible po kayo sa stars, pagkatapos po after 5 months, pag hindi pa nga po kayo nakapag-set up, ay magno-notify nga po sa inyo si Facebook Meta na kailangan nyo na nga pong mag-set up or i-set up po inyo pong payout information. So pagka, ayan po guys, pagka-receive po natin yung notification, ano po yung sabi po nito? Your ability to monetize with stars will be post. So pansamantala muna na mapopost, na makatanggap po tayo ng mga stars from other content creators. Pero guys, may palugit po na ginawa po ni Facebook Meta pag hindi pa rin po tayo nakapag set up. So ang ibig sabihin nga po yun guys, na yung stars po na naipon po natin ay hindi pa po ma-expired pagka hindi pa po tayo nakaset up po ng payout information. Pero guys, after 5 months nga po, pero hindi na po tayo mapopost po, okay? So hindi na po tayo, matitigil muna yung na makatanggap po tayo ng stars from other content creators. At ito nga guys, yung sabi po nito, ayan, kasi may palugit nga po. So if 6 months, ayan, nadagdagan po ng isang buwan. If 6 months from the date you signed the terms of service passes and you still haven't set up or connected a payout account, you will lose any stars earnings. So yun nga guys, so after 6 months, hindi pa rin po tayo nakapag-set up ng ating pong payout account. So doon na po guys, you will lose any stars earnings. So lahat po na naipon po natin ng stars ay mawawala po yan. Yan po guys, yung pinagkaibahan po ng na-expired yung stars kasi hindi po tayo naka-set up po ng atin pong payout account. So hindi po yan ma-expired kung hindi po natin na-meet yung minimum threshold na hinihingi po nila per month. Okay, so sana po maliwanag po yun. Okay, so kung ang dahilan po natin ay hindi po tayo nakakapag-set up ay dahil po wala po tayong bank account. Guys, pwede po natin gamitin po yung account, yung bank account po, yung first family po natin, kagaya po ng nanay nyo po, tatay nyo, kapatid. Ayan, pwede nyo po muna yung gamitin for the time being. Hanggat hindi pa nga po kayo nakakakuha ng sarili nyo pong bangko. At pagka wala nga po talaga kayo bangko, ayan, so pwede naman po guys, PayPal na lang po yung gamitin nyo muna for the time being, diba? Pwede naman po kayo mag-install noon. Tsaka yung hinihingi lang naman po guys, mga information is yung pong pangalan nyo po, address, email address, ayan, yung phone number, parang yun lang naman po ata yung hinihingi. So yun lang mo muna yung gamitin nyo po guys, okay? Pero pag ang reason po natin ay na hindi po tayo nakakapag-set up, ay wala po tayong TIN number, guys, mag-apply po tayo na kumuha po ng TIN number. Madali lang naman po yan guys, kahit wala ka pong trabaho, kahit estudyante ka po, ayan, so pwede ka po kumuha ng TIN number at wala ka nga po dyan babayaran. Kaya guys, no, kung ito po yung mga kulang po sa inyo pong mga requirements, kung bakit po hindi po kayo makaset up, ay gawin nyo na po para hindi po sayang yung pong pinaghirapan po natin, para hindi po sayang yung mga natatanggap po natin po na stars. So, yun lamang po guys, no, I hope po no, nakatulong po sa inyo. Ayan, so kung meron lang po kayo katanungan, so feel free to comment below at huwag nyo nga po guys, kalimutan ayan, pa-support nga po, pa-follow, pa-subscribe at pa-share na rin po ito pong video po na ito. Thanks for watching and God bless us all. Bye-bye!